Magandang araw mga bro. Welcome ulit sa aking channel. Sa video na ito mga bro ay magre-refer tayo ng isang DVD player. Pero bago ang lahat mga bro ay binabati ko muna ang ating mga bagong kaibigan at katek. Mga sir, shout out sa inyong lahat. So yun mga bro, ang problema ng DVD na ito ay may power naman siya, umiilaw pero wala siyang clock display. So yan mga bro, meron siyang power, umiilaw-ilaw pero wala siyang clock display. So buksan natin mga bro. So yun mga bro, na buksan ko na at magbo-voltage checking tayo. Titingnan natin kung merong nawawalang boltahe, kaya dahilan na wala siyang clock display. So meron namang 10 na negative 10, meron ding 5 volts dito tayo sa kanyang diode. Meron namang 4.2. Lilipat na ulit tayo dito sa kabilang diode. So meron siyang 3.4. So meron naman mga bro dito sa kanyang memory, dito sa pin number 8, 3.4, okay. Pin number 7, okay rin. So yun mga bro, dito sa pin number 1 ng kanyang memory dapat meron din tong 3.3 or 3.4. So dito sa kanyang pin number 2, meron siya dito sa kanyang pin number 3. So wala dito mga bro sa pin number 1 ng kanyang memory. So try natin ito mga bro na i-reprogram kung magkakaroon ng clock display. So yun mga bro, bali ito nga pala yung gagamitin natin na pang reprogram ng memory or BIOS, itong CH341A. So yun, pasok lang natin dito sa slot na to, then i-lock natin. Pagkatapos ay ilagay natin doon sa USB port ng ating computer or laptop. Then click natin itong application. Pagkatapos ay i-detect natin para malaman natin kung yun niya yung BIOS or memory na
i-reprogram natin. So yun siya, EN25T80. So click natin yung red. Then after na ma-red ay i-save muna natin mga bro, para meron tayong backup if kung sakali man na hindi gagana yung ginawa natin. Then i-save lang natin ito dito sa ating computer. Then kapag natapos nating i-save ay saka natin i-erase mga bro. Click erase. Then kapag lumabas ito mga bro ay click okay lang natin. So yun yun. Then i-read ulit natin para sure tayo na na-iris na yung laman ng BIOS chip natin or memory. So yun, wala na siyang laman mga bro. Then open natin yung ipapalit na bin files natin. So yun mga bro, so ito mga bro yung gumagana na bin files na ipapalit natin dito sa dati niyang laman ng chip na yon mga bro. So yun, open lang natin to, click, then itong check, click, then i-click natin yung program. So click program. So yun, hintay lang natin mga bro na matapos hanggang sa mag 100%. So yun mga bro, na tapos na siya. Then i-click yung i-click muna natin yung red para sure tayo na na-program nga yung BIOS natin. So yun mga bro, ito na yung kanyang laman. So exit na natin mga bro. Then i-test natin doon sa ating DVD kung gagana ba o hindi. So check natin ulit mga bro, saksak natin, then mag-voltage voltage check tayo kung meron ng voltahe doon sa pin number 1 ng memory natin. So yun mga bro, meron na. So meron siyang 3.3. So yun, check natin mga bro yung display. So yun o, okay na mga bro. So sana makatulong ito sa mga baguhan.